Hello, at welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Inspector Son and the Curse of the Black Widow. Bago tayo magsimula ay maaari lamang mag-iwan ng subscribe, like and share. Halina't simulan na natin. Nagsimula ang pelikula sa isang spider na nagngangalang Inspector Son na isang police detective. Ang misyon niya ay pumunta sa Shanghai upang hulihin ang locust na nagngangalang Red. At sa kanyang pagpunta doon ay nagtanong siya sa isang kuliglig para sa direksyon sa lokasyon na pupuntahan niya. Tinuro ng kuliglig kay Son ang direksyon kapalit ng mga barya. Nang makarating siya sa Shanghai, nakilala niya ang iba pang mga pulis na gagamba, kasama ang babaeng gagamba na nagngangalang Jenny. Misyon niyang hulihin ang isang locust na nagngangalang Red na isang takas na nagtatago sa madilim na pabrika ng paputok. Gayunpaman, si Son ay nagplanong hulihing mag-isa ang locust na si Red. Nais sumama ni Jenny sa kanya ngunit tumanggi ito. Pumasok siya sa pabrika ng mag-isa. Hiniling ni Son kay Red na sumuko na ito. Noong una ay tumanggi si Red ngunit tinakot siya ni Son sa pamamagitan ng pagsindi ng pasporo. Sa wakas ay pumayag na sumuko ito. Ngunit naging komplikado ang sitwasyon ng aksidenteng nasunog ni Son ang pabrika dahil sa inimbak na mga paputok ay sumabog ito. At kinapanayam siya ng mamamahayag para sa kanyang mga aksyon. Kinabukasan ng ilan ay ipinatawag sa opisina ng kanyang tiyuhin na isa ring pinuno ng pulisya na si Jerry. Subalit sa halip na purihin siya ni Jerry sa paghuli niya kay Red, ay nagalit ito dahil sa pagkasunog sa pabrika. Dito ay sinubukang ipagtanggol ni Son ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpapakita ng ilang artikulo sa pahayagan tungkol sa kanyang matagumpay na paghuli kay Red. Sa kasamaang palad, pinatalsik si Son ng kanyang tiyuhin. Wala na siyang nagawa kundi umalis. Pagkatapos ay nagpa siya na lamang siyang magpahinga sa pamamagitan ng pagpunta sa isang bakasyon sa New York. Pagdating ni Son sa airport, hindi niya inaasahang nakatagpo niya si Jenny na isang tagahanga niya. Hindi lamang iyon ngunit nag-alok si Jenny na tumulong sa mga kaso ng krimen ngunit tumanggi siya dahil naniniwala siyang maaari niyang gawin iyon mag-isa. Dahil sa pangungumbinsi ni Jenny kay Son ay naiwan siya ng eroplanong sasakyan niya kaya sinisi niya si Jenny. Nagkataon naman na nakita siya ni Scarab na kaibigan niya na isang head security sa airport. Inalok siya nitong sumakay sa susunod na eroplano. Nang makapasok na siya sa kanyang silid ay nagulat si Son dahil biglang sumulpot si Jenny kaya tumawag siya ng security para ipahuli ito. Dahil jumping spider si Jenny ay mabilis siyang nakapagtago at hindi siya nakita ng security. Pagkatapos ay nagpunta si Son sa restaurant habang kausap niya si Scarab at Captain Skeleton ay napansin niya ang mga pasaherong insekto. Habang kumakain sila ng kanilang hapunan, napansin ni Son ang siyentipiko na si Dr. Bugsy kasama ang kanyang bagong asawa. Tinanong ni Son kung sino ang babaeng iyon. Sinabi ni Scarab na siya si Arabella Kiltop, bagong asawa ni Dr. Bugsy Spindlethorpe na panglabintatlong asawa ni Arabella. Nabalitaan ni Dr. Bugsy ang tungkol sa pagpapaalis kay Son sa trabaho kaya inalok siya nito ng trabaho para protektahan siya at ang kanyang asawa dahil naniniwala siya na nasa panganib ang buhay niya. Sa kabila ng alok sa kanya ay tinanggihan siya ni Inspector Son dahil nasa bakasyon siya. Ibinigay ni Dr. Bugsy kay Son ang note dahil naniniwala siyang iyon ay pagbabanta laban sa kanya. Maya-maya ay napansin ni Son ang pag-aaway ng mag-asawa. Pagkatapos ay tinawag si Son ni Scarab dahil nahuli na nila si Jenny. Dito ay balak nilang itapon sa labas ng eroplano si Jenny, ngunit tinulungan naman siya ni Son at nakiusap siya na patawarin na lamang si Jenny. Dahil wala nang ibang lugar para sa katulad ni Jenny ay kailangan niyang isama si Jenny sa kanyang silid. Maya-maya bumalik si Scarab at humingi ng tulong kay Son sa isang kaso ng pagpatay na katatapos lang mangyari. Agad nilang pinuntahan ang lokasyon kung saan naganap ang pagpatay. Nang umakyat si Inspector Son sa spiderweb ay nakita niya na may kagat sa mukha si Dr. Bugsy. Matapos maghanap ng mga clue sa ilang sandali ay bumalik sila sa kanilang silid. Gayunpaman, sinabi ni Son kay Jenny na mas gusto niyang magtrabaho ng mag-isa at hiniling sa kanya na huwag nang tulungan pa siya at nagpa siya siyang magpahinga ngunit bigla siyang inatake ng anay. Sa kabutihang palad, si Jenny ay dumating upang iligtas siya. Pinagsisipa ito ni Jenny hanggang sumabog ang anay. Pagkatapos ay pinuntahan ni Inspector Son si Arabella na nakakulong sa detention cell ng eroplano. Tinanong siya ni Son kung siya ba ang pumatay kay Dr. Bugsy ngunit itinanggi iyon ni Arabella. Sinabi niya na dating miyembro ng insekto gangster ang doktor ngunit nagsisimula na ito ng bagong buhay kasama niya. Pagkatapos ay binigay ni Arabella kay Son ang bola. Sinabi niya na kung may mangyari sa kanya ay dapat na si Son ang tumanggap nito at kinagat niya ang braso ni Son. At sinabi niya na ikumpara iyon sa kagat sa mukha ng asawa niya. Sinabi ni Jenny na sigurado siyang si Arabella ang pumatay kay Dr. Bugsy.
Pagkatapos ay ikinulong ni Sun si Jamie sa detention cell dahil ayaw niyang makialam nito sa kanyang investigasyon, at bumalik siya sa pinangyarihan ng krimen ngunit pagkatapos ay nakita niyang dinadala ng mga langgam ang katawan ni Dr. Bugsy, doon ay nagpa siya siyang sundan sila at kalaunan ay nakarating siya sa lugar ng pagtitipon ng mga langgam, ngunit nakita siya ng Reyna at binuhat siya ng mga langgam at dinala sa harapan ng Reyna. Hiniling sa kanya ng Reyna na imbestigahan ang pagkawala ng mahigit 1,000 manggagawa niya. Sa una ay tumanggi siya dahil abala na siya sa pagsisiyasat sa pagkamatay ni Dr. Bugsy, ngunit binalaan siya ng Reyna na ang eroplano ay teritoryo ng mga langgam at ang iba pang mga insekto ay mga pasahero lamang. Ang mga langgam ay namamahala sa pagkolekta ng pagkain para sa lahat ng mga insekto na sakay ng eroplano. Sinabi ng Reyna na sinusubaybayan nila ang lahat ng nangyayari sa loob ng eroplano at inire-report ito ng mga langgam sa kapitan. Dito ay humingi si Sun ng 1 pirasong mula sa katawan ni Dr. Bugsy upang maging ebidensya ngunit kinain nito ng Reyna. Nagpa siya si Sun na hanapin ang magulong silid ni Dr. Bugsy para sa higit pang ebidensya, ngunit si Captain Skelton biglang sumulpot at pinagsabihan siya dahil sa hinala ni Sun sa mga pasahero. Si Captain Skelton ay galit na galit at pinalabas si Sun ng mga gwardya sa silid ni Dr. Bugsy para matigil ang kanyang investigasyon. Samantala si Arabella naman ay hinihipnotismo ang 1 prison guard. Si Sun ay dinala ni Captain Skelton sa airplane restaurant gayon din si Janie na pinalaya na siya ni Scarab, na gustong tumulong ni Janie kay Sun sa pagresolba sa kaso ni Dr. Bugsy. Dito ay sinimulan na ni Inspector Sun na magtanong kay Vachu na 1 bug monster ngunit lumapit ang kapitan at nagalit ito, dahil ayaw niyang iniistorbo ni Sun ang kanyang pasahero. Si Arabella ay tumakas sa kulungan at biglang dumating sa restaurant at hinila niya si Sun upang sumayaw. Sinabi ni Arabella kay Sun na iligtas siya nito. Maya-maya ay lumapit si Lady Vachu at isinayaw nito si Arabella. Ngunit ang kanilang pagsasayaw ay nagambala ng biglang pagsulput ng 1 mantis na balak nitong kidnapin si Arabella. Pinagbabaril naman ng mantis ng aircraft security team ngunit nagbuga ito ng likidong tila asido at nagawa nitong makatakas kasama si Arabella. Buti na lang at tinulungan siya ni Janie na may kakayahang tumalo ng mataas sakay nito sa kanyang likod si Inspector Sun at hinabol nila ang mantis. Sa gitna ng kanilang pagtugis ay nakarating sina Sun at Janie sa bahagi ng eroplano kung saan nakaupo ang mga pasahero. Habang nagpapatuloy ang kanilang paghabol, dumating si Scarab upang tulungan silang mahuli ang mantis. Gayunpaman ang kanilang mga pagsisikap ay nagresulta ng kaguluhan at natakpan sila ng tasa at binigay sa pasahero iyon at muntik na sila mabuhusan ng kape. Dahil sa kanilang pagsisikap ay nahuli nila ang mantis. Dito ay tinanong ni Inspector Sun at Scarab ang mantis. Ngunit naging hadlang ang wika dahil hindi na intindihan ni Sun ang wika ng mantis. Buti na lang at kinausap ni Arabella ang mantis at ipinahayag nito na kinuha siya ni Dr. Bugsy upang protektahan si Arabella mula sa 1 halimaw. Pagkatapos ay biglang kinuha ang mantis sa harap nila. Ilang sandali ay ibinalik ang mantis na wala ng buhay. Maya-maya ay narinig nila ang boses ng halimaw at tumakbo silang lahat. Dahil sa pagod ay naiwan si Sun. Dito ay nagulat na lamang si Janie at Arabella dahil nais silang ihulog ni Scarab sa labas ng eroplano. Pagkatapos ay natuklasan ni Sun na si Scarab ay target si Dr. Bugsy sa buong panahon. Dahil naniniwala siya na nasa eroplano ang kayamanan, biglang binyantaan ni Scarab si Arabella at humingi ng impormasyon tungkol sa kayamanan ngunit sinabi ni Arabella na ang trabaho ni Dr. Bugsy ang tanging kayamanan nito. Dahil bigo si Scarab na makakuha ng kayamanan ay hiniling niya kay Sun na ibigay sa kanya ang bola ni Dr. Bugsy na pinaniniwalaan niyang mahalaga yun. Sa ilang sandali matapos tamaan ng turbulence ang eroplano na naging dahilan para mahulog sila sa eroplano, buti na lang ginamit ni Sun ang kanyang spiderweb para iligtas silang lahat. Kahit nasa delikadong sitwasyon si Scarab ay sinubukang pa rin kunin ang bola ni Dr. Bugsy kay Janie, ngunit ginamit ni Sun ang spiderweb para tangayin ang hangin si Scarab. Inakala nila na nakuha ni Scarab ang tunay na bola ni Dr. Bugsy ngunit natuklasan nila na hawak ni Janie ang tunay na bola. Dito ay natangay sila ng hangin, sa kabutihang palad ang mga langgam ay dumating upang iligtas at tinulungan sila makabalik sa loob ng eroplano. Maya-maya ay aksidenteng nahulog ni Sun ang bola ni Dr. Bugsy na naging sanhi ng pagkahati nito sa dalawa na ikinagulat nila na walang laman ang bola. Inutos ni Sun na tipunin ang lahat ng mga insekto sa eroplano upang hanapin ang pumatay kay Dr. Bugsy. Sinabi ni Sun sa mga insekto na pinatay si Dr. Bugsy at nasa loob lamang ng silid na kinaroroonan nila ang pumatay, kabilang si Captain Skelton sa pinaghihinalaan ni Sun. Ngunit sinabi ng kapitan na inosente siya.
Kalaunan ay inakusahan ni Sun si Lady Vatsu na siya ang may kasalanan. Nakita din na hindi tunay ang mga anak nito. Dito ay hinuli na ng mga security si Lady Vatsu. Sinabi ni Sun na gumawa si Dr. Bugsy ng formula na maaring maging Reyna ang insekto, ngunit nagbago ang isip nito at nais niyang itapon sa karagatan ang formula, at ibinigay ni Dr. Bugsy ang orb formula kay Arabella at nakita ni Lady Vatsu ang nangyari. Pagkatapos ay pinalitan niya ang bola na naglalaman ng orb formula na hindi napapansin ni Arabella. Ininom ni Lady Vatsu ang laman ng bola upang maging Reyna siya, dahil hindi gumawa ng antidote si Dr. Bugsy para sa orb formula na ininom niya. Ngunit ito pala ay plano ni Red at siya ang salarin. Hinuli nila si Red kasama si Lady Vatsu, ikinulong ang dalawa sa detention cell ng eroplano. Habang nasa kulungan ang dalawa, sinabi ni Red kay Sun na akala niya kaya ni Sun manghuli mag-isa. Ngunit may alalay na pala ito, ngunit hindi kinilala ni Sun ang tulong ni Janie kaya umalis ito. Samantala, si Lady Vatsu ay nagsisimula ng magpalat-anyo bilang kakon, maya-maya ay sumabog ito kaya nakatakas ang dalawa. Pagkatapos nakita ni Sun ang mga insekto ay naging kakon, inatake ni Arabella si Red at Lady Vatsu ngunit naging kakon din siya. Nagkita na si Sun at Janie at humingi ng tawad ang isa't isa. Napagtanto ni Sun na kailangan niya ang tulong nito upang malutas ang mga kaso. Maya-maya narinig nila si Red ngunit naging halimaw na rin si Arabella gayon din ang ibang mga insekto. Samantala, inutusan ni na Red at Lady Vatsu ang kanilang grupo na lumipad. Nagtungo sila sa bilangguan at pinalaya ng mga halimaw ang mga bilanggu. Inuutusan ni Captain Skelton ang piloto na sundan ang mga halimaw. Nagdesisyon si Sun at Janie na umalis ng eroplano para mahuli si Red. Naabutan nila si Red at Lady Vatsu. Sumakay sila sa ibabaw ng halimaw kaya inutusan ni Red si Lady Vatsu na umikot-ikot ito para mahulog ang dalawa. Ngunit kumapit sila gamit ang sapot ngunit sinipa sila ni Red at naging dahilan ng pagkahulog nila. At dumapo sila sa likod ng ibon, dito muling binalikan ni Sun si Red at naglaban sila. Dito ay binali ni Red ang antena ni Lady Vatsu at naging sanhi ng pagkawala ng balance nito. Bumulusok pa ibaba si Lady Vatsu at sinalo naman ito ng isda. Nahulog din si Sun sa tubig buti na lang at iniligtas siya ni Janie sakay ng ibon. Lumapag sila kung saan lumanding ang eroplano. Maya-maya ay dumating ang grupo ng mga insektong naging halimaw dahil sa hawak ni Sun ang antena ni Lady Vatsu. Binali ni Janie ang antena kaya bumalik sa dating anyo ang mga insekto, at si Red ay kinain din ng isda. Ang lahat ay naging maayos na at ang kaso sa pagpatay ay nalutas na. Dito na nagtatapos ang pelikula. Kung nagustuhan ninyo ay maaari lamang mag-iwan ng subscribe, like and share. Salamat sa panunood, hanggang sa susunod na video.